Magandang umaga po. Nasa kamay na ng hepe ng Philippine National Police ang final report ng Board of Inquiry kaugnay sa madugong inkwentro sa Mama Sapano. Tiniyak ng BOI na tapat, totoo at walang whitewash ang buong report pero ni isang pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino hindi nakapaloob dito. May news to go si Salima Refran. Sana pwede ko masabing tatanga-tanga si Napeñas, di niya alam yung lugar. Maraming wishful thinking si Napeñas as opposed to reality. Pero maliwanag sa akin, no? Binola niya ako. Nakailang paliwanag na ang Pangulo sa publiko kaugnay sa operasyong ikinasawi ng SAF-44. Ganda ng plano, kaya lang drawing pala to. Pero wala ni isang statement ng Pangulo sa higit 120 pahay ng final report ng Board of Inquiry ng PNP at sa isang maleta ng mga kalakip nitong dokumento. Yan ay kahit pa inamin na ng Pangulo na kasama siya sa operational briefing ng Oplan Exodus na isinagawa ni dating SAF Director Getulio Napeñas at ng nooy suspended PNP Chief na si Alan Purisima. Tapat, totoo at wala raw whitewash ang report na pwede nilang ipagmalaki sa pamilya ng mga kabaro nilang SAF-44. Hindi na prempt yan. Totally different from what the Hindi nga namin pinansin eh. At focus lang kami sa trabaho namin. It has no effect sa amin. Walang effect sa amin. Wala ring effect sa aming result na talagang alamin yung katotohanan. Sir, are you ready for the consequences, sir? On. Katunayan, kumpleto raw ang report. Natutukoy sa kung sino-sinong opisyal ang nagkamali o nagkulang sa implementasyon ng Oplan Exodus, bagamat di pa sila isinapubliko. We are also confident that we will be able to tell you what really happened. At confident kami na it will enlighten everybody kung ano nangyari. Kabilang sa laman ng report, ang kwento ni PO2 Christopher Lalan, napatay na lahat ng kasama niya mula sa 55th Special Action Company o Blocking Force bandang alas 2 ng hapon noong January 25, 8 oras matapos magsimula ang bakbakan. Gayun din kung paanong 11 oras siyang nagtago sa isang ilog para iligtas ang sarili. Nagkasaad din sa report na January 24 pa lang, may 6 na Amerikano ng kasama ng pulisya sa Tactical Command Post sa Sharif Aguac kung saan minomonitor ang operasyon. Kami fact-finding lang. Hindi kami prosecutorial. Pag-present namin kay officer in charge, lahat ng mga findings namin, lahat ng mga conclusions namin at recommendations, babanggitin din namin na sa 5 kopya ng report ang hawak ng BOI, pero 70 kopya ang pinaimprenta. Kabilang sa may hawak ng report, si PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina. Pero hindi pa nabibigyan ng kopya sa Interior Secretary Marrojas na siya raw magsasabi kung pwede nang isa publiko ang buong report. Makakatulog kami ng maayos at haharap kami sa tao na at least hindi kami nahihiya. At haharap din kami doon sa mga pamilya ng SAF-44. At the same time, yung mga pamilya din ng mga namatayan, iba. Na at least masabi namin sa kanila na katotohanan yung aming hinangad dito sa aming investigasyon. Kahit tapos na ang report na walang statement mula sa Pangulo, hindi natatapos ang patiko sa kanya. At dagdag sa mga sinasagot ng palasyo, ang pag-amin ng Pangulo kung bakit halos 2 oras bago niya nasagot ang text si Purisima madaling araw noong January 25 tungkol sa pag-withdraw ng SAF. Dominico po, nakapatay yung telepono ko. Hindi po nakasalalay sa isang cellphone lang ang communication processes ng ating pamahalaan. Salima Refran, GMA News.